Membot sa parating na weekends. Tumutok muna kayo at magbilang ng 1115 na logo. Baka ikaw ang maswerteng tiktropa na mabibigyan ng instant pa-blessing na 10,000 pesos! Yes, tayo dahil binisita tayo today mula sa inaabangan GMA Prime Series na Love Die Repeat, Miss Sheer Valdez! What's going on? Isa pa nga? Tiktropa, mag-ingay! Oh! Ang dali! Yung pinakamataas! Tiktropa, mag-ingay! Pero this year, world premiere na ng Love Day Repeat sa Lunes. Excited na kami mapanood ang pilot episode nyo. Yes, panoorin nyo po sa Lunes na January 15 at 8:50 in the evening. Ang Love Die Repeat starring Janeline Mercado, Cian Lim, and many more. Alam mo, napamanood ko teaser pa lang. Very nakakabang-abang na. Teaser pa lang yan. Talaga. But wait! There's more! Kasama rin natin today ang Kapuso Pop rocker, si Anthony Rosaldo! Kamusta? Mama, kamusta? Si Tropa, kamusta? Mabuti, kamusta ka na? Happy New Year sa'yo. Pero eto na. Makikipagulita rin si Auntie Belen. Oo. Si Auntie Belen mula sa afternoon drama ng Stolen Love, the always lovely, Miss Lovely Rivera! Entertainment ito. Yes! Kaya na, kompleto na ang mga bisita. Kaya naman, oras na para i-bless ang mga Marites. Heto na nga! Uy, makinig kayo mga dayano niya. Heto na. Sabi ni Daddy Bernard ng Bataan, dahil sa taas ng tuition, kinausap ko yung anak ko na ililipat na namin siya sa public school sa susunod na pasukan. Pero itong misis ko ayaw pumayag. Baka daw mahirapan yung anak namin mag-adjust. Ang gusto niya, mangutang kami para sa private school pa rin makapasok yung anak namin. Tama ba yun? Yes, Miss Sheer. Sa akin, hindi. Kasi, alam mo yan, Sheer. Alam hindi ba? Walang kabawasan. Yeah. Kung sa public school mag-aaral ang anak mo. You have to be realistic. Kasi sa taas ng pamumuhay ngayon, I mean, kailangan matuto tayong bumalanse ng tama. Plus, karamihan na nanggagaling sa public school, matataas ang nagiging estado sa buhay. Tama. Because yung drive nila to persevere and do well in life is ganun na lang kataas. Tama. Kaya huwag kayong matakot kung ililipat nyo ng public school kasi hindi masama. Ang masama, hindi nyo pag-arali ng anak nyo. At sa public school, dun mo makikita rin ang mga magagaling na mga guro. Totoo yan. Totoo yan. Lovely kayo po. Ako, pareho ni Miss Sheer, walang kabawasan kung nasa public school. Ang importante, nag-aaral. At saka alam nyo, sa buhay, kasama yung pagminsan talaga, nag-a-adjust ka, naiiba yung iyong pamumuhay. At kasama yun, halimbawa from private, tapos magpa-public, at least it's a learning experience for them na marunong silang makibagay kay public, kay sa nasa private sila, nakikibagay sila sa mga kaklase nila. Kasi sa totoong buhay, mangyayari yan. May mga adjustments na minsan hindi mo maiiwasan sa buhay. So magandang doon pa lang sa eskwela, alam na nila yon kung papaano yon. So, tsaka may dadagdag ako doon. Walang kabawasan. Mas masarap yung pag nakita mo yung mga kasama mo na very humble ang pamumuhay, that will also keep you footed. Totoo. And that will make you realize how blessed you are, and then you will also learn how to give back. Totoo yan. Ikaw naman, Anthony. Ang mga millennial naman, pakinggan natin. Para sa akin, wala sa school yan kung public o private. Totoo yan. Kasi nasa pagsisikap mo yan. Tsaka kung nakikita mo nagsisikap yung parents mo para sa'yo, gagalingan at gagalingan mo. Magiging successful ka pa rin kahit galing ka sa public school. Totoo yan. Tama naman talaga. Wala sa school. Wala yan sa public o private school. Ang edukasyon po nagsisimula sa loob ng tahanan. Tama. Totoo yan. May iba nga hindi nga nag-aral, pero mas edukado pa kesa sa totoong nag-aral. Tama. Yes. Di ba?
Tama ang gaganda yan ng insights natin. Mga tiktropa, sugod na po sa aming Facebook page para makikomment. Mamaya, abangan nyo ang pagsabak ni Miss Lovely sa pagbabalik ng TikTok Lock! Tuloy ang happy time dito sa TikTok Lock, mga tiktropa. Parami na ng parami ang nananalo ng 10,000 pesos! Tandaan, everyday isang mananalo. Kaya pagpatak ng 11:15 a.m., ugaliin ang pagtutok at pagbibilang ng logo. After magbilang, pumunta lang po sa aming promo page ng TikTok Lock para mag-register. Nako, baka ikaw na ang susunod na mananalo ng instant pa-blessing na 10,000 pesos! Good luck mga tiktropa! Time check! Ulo na ng mga balita, kaya go Faith and Mamang! Simulan na natin ang balita na may masayang hulaan. Narito na ang Ulo na Balita! Heto na ating celebrity player, ang nagpapainit sa ulo natin tuwing hapon, ang konsitidor na nanay ni Farah sa GMA Afternoon Prime na Stolen Life, Miss Lovely Rivero! I'm so excited! Kinulang lang ng konti sa timing, pero kuhang-kuha. Ang nakakaloka dito, may tawa o, pinagtatawanan. Dapat yan ang pinagtatawanan. Tsaka nabunong niya na. Tsaka nabunong niya po sa akin, Miss Lovely. Nakuha niya na po yung I want you. Ayan, nanunumbalik tuloy yung dance entertainment na lang. Pero halatang wala na practice. Kita mo yung aking dance number. Halatang hindi na pwede. Acting na lang tayo, acting. Ayan, pero dito po, ang acting ay yung mga tiktropa natin. Oh, dito sa mga ulo ng mga balita, meron po tayong tatlong mga tiktropa na lalabas dito. At may ibibigay din po kaming mga headlines sa inyo. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay ipag-match ang mga tiktropa natin at ang mga headlines nila. Okay. Yun na po. Kaya naman kailangan natin silipin ang ating mga headline. Narito na ang Ulo ng mga balita! Headline number one, dalagang nabuntis, iginabang ang pag-aaral. Headline number two, sarili kong ina, sinulot ang aking asawa. Nakakaloka yan. Grabe naman yan. Headline number three, walang pambayad sa ospital noon. Sa ospital na nagtatrabaho ngayon. At headline number four, OFW, tatlong bansa ang napuntahan, tatlong beses din ikinasal. Oh my God. Ayan, Miss Lovely. Ano naman pong masasabi ninyo sa mga headlines natin today? Iba-iba talaga, no? Iba-iba mga diskarte talaga ng mga tao. Iba-iba ang mga problema. So, tingnan natin, okay? Hopefully, mahulaan ko kung sino talaga yung nagmamatch sa mga sitwasyon nila. At kung sino yung hindi totoo, di ba? Ito po yan, tatlo po dyan ang totoong headline. May isa tayo dyan pang gulo lamang. Yes, so tingnan natin. Kaya naman, heto na Miss Lovely ang mga dapat mong i-match. Okay. Papasukin na natin sila. Remeline Gumpay from Bulacan. Okay. Rosalie Responso from Marikina. And Geraldine Mortel from Pasig City. And siyempre, nandiyan din ang ating mga mema mayan. Just in case na kailanganin niyo po ang kanilang mga tulong or opinion. Pero dito po ay tutulungan ka namin agad-agad. Okay. Bibigyan po namin kayo ng clue tungkol sa tiktropang kahit na buntis na ay iginapang pa rin ang pag-aaral. At para po ma-identify mo siya, ipapakita po namin sa'yo kung ang eksena kung saan sinabi niya sa lola niya na itutuloy niya pa rin ang pagpasok sa school kahit lumalaki na po ang tiyan niya. Ayan. Si Waki ang gaganap na lolang buntis. Ay, mali. Ha? Lola na nabuntis na. Si Waki ang gaganap na lola. Kaya naman, simulan na natin. Ang una niyang makaka-eksena, si Remeline. Remeline! 5, 4, 3, 2, action! Apo? La? Hindi po ba kayo makausap? Iguana ba yung lola mo? Wala siyang ipit. La, huwag po kayo mabibigla. Bakit? Buntis po ako. Ha? Pero gusto ko pong patuloy yung pag-aaral ko hanggang makagraduate ako, la. Sige na, la. Patawarin niyo po ako, la. Paano ko papatuloy yan? Eh, buntis ka na. Ano sasabihin ng mga classmate mo?
Hindi ko po sila iisipin. Kayo po ang iisipin ko at ang mama ko. Sigurado ka ba yan? Nalalaglag ang pustiso. Na sorry. Okay lang yan, Apo. Ganyan talaga ang mga babae minsan. Graduate ka, ha? Opo la. Promise. Nga yata siya, may ginungo yan. Oh, next naman, I see. Hello. Geraldine. Lola. Oh. Lola, may sasabihin po ako sa inyo. Huwag kayong magagalit. Nag-contact lens ka? Buntis po ako. Ha? Apo! Naku, anong pero sasabihin ng mama mo niyan? Huwag po kayong mag-alala. Tatapusin ko pa yung pag-aaral ko. Eh, paano na pag sinabi ng mga classmate mo, buntis ka nag-aaral ko? Wala po akong pakialam kahit maging dalagang ina ako. Basta tatapusin ko yung pag-aaral ko. Apo, paano na yan? Naku! Sorry, Lola. Buntis din ako. Para po tayo. Ayan. Good. Eh, papasok naman si Rosalie. Action! Ay, naglalaban naman. Naglalaban, Lola. Naglalaban. Oh. Nabatis. Oh, bakit ka po? Yung sinaing muna ayusin. Lola, buntis po ako. Sorry po. Buntis ako. Ang bata-bata mo pa. Lola, sorry talaga. Kahit buntis ako, mag-aaral pa rin ako. Kahit lumaki yung tiyan ko, di ko kinakahiya. Lola, buntis pa rin. Kahit na anak, ang bata-bata mo pa. Grade 2 pa lang. Grade 2. Ano sa sasabihin? Ano sasabihin na lang yan ang nanay mo? Bikin mo ng pula. Very good. Sa akin galing yung damit niya. Very good. Mga tigtrawa, palakpakan naman natin si Waki. Ang galing-galing ang lolang pagod na pagod. Sa tingin niyo po, sino ang totoong dalagang nabuntis? Kung meron po kayong clue, ipwesto niyo na po sila. Sige, pwesto pa si... Okay. Si Geraldine. Si Geraldine. Dalagang... Doon sa unahan. Sa ako po, nabuntis. Sa unahan ka, Geraldine. Kasi kanina, tinitingnan ko yung mata niya nung ginagawa niya yung skit. Either talagang nangyari sa kanya, yung magaling siya talaga. Hugot na hugot eh. Hugot eh. Tama. Now, sino po ang next natin, Miss Lovely? Doon sa sariling ina sinulot ang aking asawa. Nako, sino to? Grabe. Sa walang ospital. Okay. Siguro. Sino ba yung mukhang nurse dyan? Baka nag-nurse. Parang si Remeline. Walang pambayad sa ospital noon. Mukha siyang nurse. Si Remeline. Mukha siyang nurse. Oo nga, mukhang nurse. Mukha siyang nurse. Mas mukha siyang nagtatrabaho sa hospital. Nakaputi, malinis. Oo, tama, tama. Walang sinulot. Sinulot ba naman? Sinulot. Ay, hindi po kulong, sila sasagot. Kulong mo sa akin. Sige. Sige. Rosalie. Si Rosalie ay? Ito na lang. Ito. Ayan. Parang trust tatlong beses nakapangasawa. Gustuhin ng afa. Sinulot. Oh. Okay. And si Remeline. Remeline ba? Tingin ko yung tatlong beses nagpakasal na OFW, parang hindi... Parang hindi ako naniniwala doon. Ito na lang. Pwede po, tingin pwede. Ko yun yung... Walang pambayad sa ospital noon. Sa ospital na nagtatrabaho ngayon. Share, ano na? Si Miss Cheryl. Ano, tingin na ka? Baka may change. Okay. Parang feeling ko, si Rosalie pwedeng dun sa OFW. Pwede. Pwedeng pwede. Parang so, oo. Kasi, you have to remember, unang-una, wala naman siya sa Pilipinas para kasuhan siya ng bigamya. Tama. Diba? Iba-ibang bansa eh. Oo. So, kanya-kanya ng rule yun. Yes. Ganon. So, baka nalungkot siya yearly. Oo. Pakasal. Grabe yung nalungkot. Yearly naman every year nagpapalit. Ilagay natin dun sa tatlong beses. Saka si Rosalie. Bakit ko naman nasabi si Rosalie ganon? Kasi maganda yung buhok niya pang mayamanin. Papalit-palit siya ng kulay ng buhok. Hindi naman, diba? Parang siguro naman alam niya na hindi dapat ginagawa yon. Mukhang mabait si Rosalie. Pero you have to remember, wala namang, ang puso mahirap diktahan. Pero huwag ka na magpakasal ng tatlong beses. Pwede ka naman pa-in love. Baka ano, baka siya yung try until you succeed. Kasi kasal ka na eh. Mama, ano sa palagay mo? Sa age din ng Rosalie, parang possible na nakatapos siya. Oo nga eh. Ang age niya. Sige, I'll stick with my decision. Okay. Alright. Bahala na. Tignan natin. Alamin natin kung may na-i-match ka ba. Anong sabi ng balita? Wala! Sarilang ano? Isa lang ang tama. Si Rosalie lang ang tama. Okay.
talaga si nangyari sa'yo yun. Si Rosalie tama. Si Rosalie. Pero unahin natin ang kwento muna ni Remilyn. Si Ate Remilyn. Remilyn. Halika, Remilyn. Dito po kayo, Miss Lovely. Halika, Miss Lovely. Okay. Oo, dahil si Ate Remilyn pala ay dalagang nabuntis. Iginapang ang pag-aaral. Palakpakan naman natin. Oo. Ayan. Unang-una sa lahat, kumusta ka ngayon, Remilyn? I give my... Hello. Masaya po na naitaguyod ko po yung anak ko. Ilang taon na? 13 years old po yung panganay. 13 years old yung panganay. And may bunso ka Opo. Pa. Ilang taon na? 10 years old po. Isa lang ang tatay nila? Opo. Aba. Wow. Now, sinabi doon sa kwento mo na tinuloy mong pag-aaral. Ano ba yung kursong natapos mo? Undergrad po ako ng IT. Two years lang po yung natapos ko. 2 years. Pwede mo pa yan ituloy, di ba? Pwede naman. Pwede ka muna magtrabaho. At least. Nga naghahanap buhay ka ba ngayon? Opo. Saan? May work from home po ako minsan na academics pag may nagpapagawa po ng mga resume, slideshow. Parang virtual assistant. Yung ama ng mga anak mo, may communication kayo? Nagsasama pa ba kayo? Co-parenting na lang po. Co-parenting na lang. So nagbibigay naman siya kahit papaano? Opo. Ayan. That's buti pa siya. Buti pa siya. Okay. Dahil napaigot mga ulo ni Miss Lovely. Bakit ba, ma'am? Ba't parang wala kang biglang nasabi doon? Basta. Yes, ayan na nga, napaikot mga ulo ni Miss Lovely. May additional cash prize ka from TikTok Live. Thank you. And ang sunod naman natin, si Geraldine. Geraldine. Ang galing umarte niya, ha? Si Ate Geraldine. Ito, ano kayo dito, ha? Wala siyang pambayad sa ospital. Noon, sa ospital na nagtatrabaho ngayon. Galing. Wow. Anong work mo ngayon sa hospital? Nagtatrabaho po ako sa ER as billing staff. Ayun. Opo. Noong mga panahon na sinabi na wala kang pambayad sa ospital, sino ba ang na-ospital nun? Ikaw o kamag-anak mo? Ano po, buntis po ako that time. Tinakbuhan po ako ng tatay ng baby ko. Kaya po, iniri ko po sa timba talaga. Yung baby ko. Iniri mo sa timba? Kahit po, sabi ng OB, bawal akong manganak. Dapat cesarean. Kasi wala po akong 50K. Pero, Kasi may sakit po ako sa puso. So, dapat po cesarean daw. Pero, kinaya ko po kasi wala talaga akong pera. Oh, mahal ang CS. Iniri ko po sa timba. Wow. Sa one day po, pinanganak ko yung panganay ko. Kasi single mom. So, lumabas naman ng maayos. I mean, di naman nagkaroon ng normal delivery naman siya. Yun po, after 1 month, nagtagal po kami sa Philippine Children's kasi nagka-sepsis po yung baby ko. Pero naagapan naman. Opo. Okay na siya ngayon. Opo. Ilang taon na siya ngayon? 16 na po. Ate, batiin mo naman si Philip. Batiin mo siya. Hello, Kuya Ibo. And sa bunso ko po kay Kim, mag-aaral lang kayong mabuti. Yes, gayahin niyo ang inyong nanay. So sa ER siya nagtatrabaho ikaw ngayon? Ako po, opo. Tinaguyon talaga niya. Yung tatay na hindi nag-ano sa kanya pag ma-ER ka. Dead ma ka. Dead ma. Mukhang mabait na tao to, hindi niya gagawin. Aaminin ko na. Ako yun. Aya, singilin mo na sa lahat ng utang sa'yo. Hindi, pero sana gayahin siya ng mga anak niya na talagang itinaguyod niya at ngayon maayos yung trabaho niya. Totoo yan. Congratulations pa rin sa'yo, ate. Mabuhay ka. At dahil napaikot mga ulo ni Miss Lovely, may additional cash prize ka from TikTok lang. May hugot. Ito na ang kaisa-isa. Tama. Grabe yung Rosalie. Rosalie, sarili kong ina, sinulot ang aking asawa. Yan. Ito, pakigyan natin ang kwento. Paano po nangyari yun, Mami? Pumunta kasi ako sa Maynila. Tapos iniwan ko yung mama ko at saka asawa ko. Kasi sa probinsya? Anong probinsya nyo? Saan? Kasi sa Mindanao. Kasi may tiwala ako. Ngayon, nandun ako sa Maynila. Dami ng chismis na narinig ko. Tapos sabi ng kaibigan ko, yung mama mo at saka asawa mo may relasyon. Umuwi ako agad sa Pilipinas. Ayun, doon ko sila nahuli. Nahuli mo? Paano mo nahuli sa akto? Hindi naman. Opo. Talaga. Pagpasok ko, nakita ko yung asawa ko wala ng breath. Ay, sandali lang po. Wala ng breath. Baka naman sinasampay lang naman. Baka naman naglabas. Sampay lang. So, baka iisa lang ang breath niya. Iisa lang yung breath ko. Passion wear. Anong ventilador? Anong year ba nangyari to? Recently lang ba yan? Kailan nangyari? Matagal-tagal na po. So, ngayon, napatawad mo na ba si nanay? Napatawad mo na sila? Masakit sa loob ko pa rin eh, pero tanong ko lang, nag-usap pa rin kami. Andiyan pa ang nanay mo? Nasa Mindanao po. Nagsasama pa rin sila? Ngayon, hindi na kasi nag-asawa ng iba, yung nanay ko. Pero yung asawa ko, papunta-punta pa rin doon sa kanila. Meron po kayong anak? Talaga? Pumupunta pa rin, kinikita pa rin niya. Pero iwan ko sa kanila kung mayroon pa ba sila, yung nag-asawa na yung mama ko eh.
Pero may mga anak po kayo? Mayroon po. So nung time na nasa Maynila kayo, yung anak niyo nandoon sa Mindanao? Opo, iniwan ko dahil gusto kong magtrabaho dito, makatulong sa pamilya. Pwede magtanong, kumusta po yung relasyon mo with your mom? Ayun, ngayon, di nga daw okay. Di na kami masyadong okay. Pero ngayon kapiling niyo na po yung anak ninyo? Hindi po, nandun sa Mindanao. Ah, pero sana, tita, pag naka-okay-okay ka na dito, kunin mo yung anak mo para kayong dalawa magkasama. Kayo, para magkabayan mo ang iyong anak. Pero tanong ko lang po, ano po yung pinagkakabalan niyo po rito po sa Manila? Ano po, dito po ako nagtrabaho lang sa kantin. Mm. Okay po. Pero nagpapadala ako sa kanila. Sa, anak sa mga po. Anak mo. O, kahit may asawa na din. At sana naman matuto rin humingi ng tawad yung mga kanyang naging asawa at yung kanyang nanay. Oh. Kasi nasaktan naman nila talaga. Oh. Totoo si naman. Rosalie. Saka yung pagpapatawad kasi, you're not doing it for them. You're doing it for yourself. For yourself. To release para, yourself. No? Alam mo yun, maging magaan at mas maayos ang pakiramdam mo. Hindi ka hinahunt nung nangyari kasi that will make you, ano eh, parang... Bitter. Oo, bitter. Very bitter. Yes, oo. Maraming salamat sa iyo at naway maging happy maging maayos. At maayos. Salamat. Lalo ayan, na kayo 2024, so new life. Ayan, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong mga kwento. Geraldine, Remilyn at Rosalie, maraming salamat. Up next, kaninong team kaya ang makakakuha ng Ampa of Blessings? Hali-hali ho sa pagbabalik ng TikTok bigaya ng blessings dito sa TikTok Lock. Yung mga studio tiktropa natin, aba, gusto din makisali sa issue ni Daddy Bernard ng Bataan. Ang tanong kasi, mangungutang ka ba para makapag-private school ang anak mo or ililipat mo sa public school? Kuya Jason! Eto na, Pink Team Energy! At syempre, eto na, sino magbibigay sa atin ng opinion at comment? Pakalan mo? Marky po. Marky, ano ang opinion mo doon? Para po sa akin, hindi po ako papayag na mangutang kami para lang mapag-enroll ulit namin yung anak namin sa private school. Sasabihan ko na lang po yung asawa ko na ipaliwanag namin sa anak namin na hindi namin kaya kasi mahihirapan lalo kami. At unawa na lang namin sa kanya na hindi sukatan ang school para sa kinabukasan mo kasi kung magaling ka talaga, magaling ka. Yun lang po. Thank you so much, Maggie and Zio. Back to you, Faith. Mas mataas ang energy namin, Faith! Faith, okay ka lang, Faith? Si Faith pala yung mataas ang energy. Ate, ano nga po ang pangalan ninyo? Ako po si Mercy from Taguig City. Ano po masasabi ninyo sa issue natin? Masasabi ko sa issue na ito bilang magulang, hindi ko na siya ililipat. Bakit? Lalo na pang last term na niya yon, sumapiktuhan ang grade niya. Bilang magulang, kung kinakailangan mangutang ako para pang tuition ng anak ko, gagawin ko yon. Bakit? Bakit ko gagawin yon? Pero parang nananapak po yung kamay niyo. Pasensya na po, joke lang yan. Galing kasi ako sa bundok, tralala, from Mindanao. Yeah! Mabuhay ang mga taga Mindanao! Mabuhay! Maraming salamat po sa komento nyo na ay back to you, Rabia. Pero alam nyo, nakaka-relate ako kay mama kasi di ba dati wala kaming TV, hirap kami sa buhay, pero naka-private school ako. Pero inaasar ako ng mga classmates ko noon na noong elementary nga tayo, hindi nga abot 5 piso yung baon mo, nag-private school ka pa. Pero mama, maraming salamat po at tinaguyod nyo talaga ang pag-aaral ko. Pinagpahalagahan ko po talaga, kaya this time, ako naman ang bahala sa inyo. Wow. At kanaate, maraming salamat po sa mga comments nyo. Surprise! Congratulations! Mga sudotik tropa magigay! Bubuhos pa ang mas maraming blessings dahil maglalaro na po tayo ng Hi! 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 Girls versus boys ang labanan natin today sa Pink Team. We have Miss Lovely and Miss Sheer. At sa Green Team naman, nandyan si Anthony and Wacky. Dalawang rounds lang po ang Hali-Haloy game natin today. Sa round 1, maglalaman sila sa larong Hali-Halo. Kaya nang please watch this. Let's go! Sabay na maglalaro ang magkalabang players habang naka-blindfold. Gamit ang pala ay kailangan nilang maghalukay at maghakot ng lobo from one container to another. Ang team na may pinakamaraming mahakot na lobo ang siyang panalo. Players, galingan nyo ang paghalukay. Guys, you have 1 minute and 30 seconds. TikTok clock, happy time now!
Go! Okay, go. Okay, Ito po sa pink team muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Dito naman po sa green team, we have 7 balloons! Oh! Ang galing naman! And the winner is pink team! Ang galing! Alam niyo, pwede bang bumawi ang green team, ha? Promise! Pwede pa kayo bumawi. Bawi tayo. Sa pag-uwalik na, ha? Buga ng Ampaw Blessing sa mga studio tiktropa. Round 2 na po ng Hale! Hale! Hoy! Ay, nako, eto na. Dito tayo magkakalaman. Ang second game natin ay Salulod Race. Please, watch this. Sa larong Salulod Race, magtutulungan ang mga players na mapagulong ang bola papunta sa kanilang container. Gamit ang kanilang alulod, ang team na nakakolekta ng mas maraming bola within the time limit ang siyang panalo. You have 1 minute and 30 seconds. Tick the clock. Happy time na! Go, go, go! Go, go, go! Hop, takbaan! Dali, dali! Ahabol! Ahabol ang green team! Ahabol ang green team! Oh, ako naman ito, ano? Sila walking nyo rin naman! Mabilis! Mabilis ang green team! Parang babawi talaga si Nawaki tsaka si Anthony. Laban na laban, no? Laban na laban. Anthony na yan, eh. Bayan. Laban na laban. Wag we na. Have 1 minute! Ayan. Laban na laban ang green team. Nakakaloka. Akala mo naman. Ang talaga, ang galing. Akala mo naman ang premyo, trip to London. Siyempre. Green team! 45! 40 seconds! Ay, sayang! Napagod yung! Napagod yung matanda! 30 seconds! 30 seconds! Ang iyay ng pink team! Ramdam na ramdam ang pagkapanalo! 20! 15 seconds! Humahabol po ang ating green team, pero nasa... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Eto na po! Pagkasamahin na po natin. Obvious na natin! Obvious po! 5 lang to, 5! Yes! At sa pink team! 2, 4, 6, 7! Wala, daya yan! Talo na naman kami! Sa game 1 po, pink team! Game 2, pink team! And overall winner, pink team! Yeah! Dahil dyan, pero kayo! Yeah! Ang daming pera ni Jason! Ang habang naninigay siyempre ng presentation, lovely! Sheer Anthony, maraming salamat!
Sana ay nag-enjoy kayo sa pakikipagkulitan dito sa amin ngayong umaga. Maraming salamat, Miss Sheer, Miss Lovely. Yes. Thank you, Anthony. Thank you. And Anthony, balita namin, meron kang bagong solo concert. Aba, excited kami. Kwentuhan pa rin kami. Hey, maraming salamat mga kapuso, katik tropa. Iniinvitahan ko kayong lahat manood ng aking first solo major concert. Wow. This coming January 31, 2024 sa Music Museum entitled Switch Anthony Rosaldo Live. In concert, hinihigal mo yun. Miss Sheer and Miss Lovely, plug nyo naman po yung mga teleserye ninyo. So January 15 sa Monday na po yan, panoorin nyo po Love Die Repeat, hinihingal ako. Starring Zian Lim, Jeneline Mercado, Noni Buen Camino, maraming magagaling, panoorin nyo po. Yeah! At ano po, gusto ko na po pati po ng Happy Fiesta po ang Batangas City at ang Lipa City Happy Fiesta! Yes, and sana tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok nyo sa The Stolen Life, 3:20 po ng hapon. And syempre, Carla Abeliana, Gabby Concepcion, Beauty Gonzalez, Celia Rodriguez, si Divine, ito pong inyong lingkod, at marami pa pong iba. Pataasin pa natin ang rating ng Stolen Life. Yes. Salamat po. Yes, at si Anthony. May sasabihin pa, Anthony. Syempre, manood kayo ng All Out Sundays every Sunday. Tsaka kasama ko nga pala sa Switch Concert si Rita Daniela, Jen Magdangal, Khalil Ramos, and Miss Mencho Yulo. Miss Mencho Yulo. Sa mga tiktropang palaban sa kantahan, katulad ni Anthony Sugod na at mag-audition dito sa TikTok Lock. Nako, exciting to dahil dito mapapanood sa TikTok Lock ang pagharap ng mga kampyon sa kantahan. Kaya kung ikaw ay 16 to 50 years old at palaban sa kantahan, aba, sugod na dito sa GMA Studio 6 every Wednesday and Thursday. 3 PM po yan at hanapin lang si Romel Bago. Yes! Bagong bago! Ito naman sa Lunes, makakasama natin ang mga bida ng bagong GMA drama na Asawa ng Asawa Ko. Tutukan nyo yan. Eksaktong 11:15 AM ha? Dahil pag 11:15 na, magkaka-blessing ka na!